Diskarte. Marunong lahat Diskarte sa pangkabuhayan, pang sarili. Siguro walang mahirap, no, sa tingin nyo. Or lahat nakakain. Ewan ko ba kasi, although mahirap talagang maging mahirap, kami nga nun, isang araw lang nakain. O isang beses lang sa isang araw nakain. Mahirap. Tapos ang bahay namin nun, ang liit. Maliit siya, tapos ang habong nun is sako lang. Ayun, pag naisip ko yun, nakakaiyak ng gawa ng... Hindi mo akalain na yun ang naranasan namin. Alam nyo, galing ako sa, ano kasi, sa Bicol, Sorsogon. Doon kasi walang problema sa pagkain. Yun, wala siyang problema. Ang problema naman na, pera. Unlike dito sa Katagalugan, magkakapera ka din eh, pero kailangan mong dumiskarte. Ako may trabaho ko, pero yun, may sideline pa ako, nag-online ako. Ito pa, tinatry ko pa to. Hindi lang sa gagawin kong sideline to, pero gusto ko rin ma-share yung mga kaalaman ko. Bakit ako nakapagtapos? Bakit ganito yung trabaho? Diba? Nung bata ako, siguro 7 years old pa. 7 years old. Natuto na ako maghanap buhay. Sa tabing dagat kasi kami nun. Nasisid ako nun sa dagat. Tapos na nakakuha ako ng mga isda. Yung mga kalakal na dating. Sinisisid ko yung mga isda nun. Tapos, yun ang ibebenta ko. Na, na isda. Para yun yung pagkakitaan ko. Siguro, swerte ko sa magulang ko at swerte rin nila sa akin. Kasi nga, nung bata ko, hindi ako masyado umasa sa kanila. Although, syempre, magulang natin yun. Hindi lang naman sa pera tayo kailangan umasa ka ng pati sa aruga. Pero in terms of pera, hindi ako masyado nagaano sa kanila, no? Nahingi. Kasi nga, yun, nagtitinda ako ng isda, nagtitinda ako ng lato. Alam niyo yung lato, yung sa ano, yung ginagawang gulaman. Yun. Tapos, nung pumatak naman ng ano ako, 9 years old, yun naman, nung ano naman, naguhugas ako ng mga pinggan ng ano, yung kapitbahay. Mga dedehan. Yan. Yung pangbaon ko na yun. Although nung elementar kasi ako, tamad akong ano, tamad akong pumasok. Gawa ng ano eh, palipat-lipat ako ng NPH. Gawa ng galing ako ng Bicol. Galing ako dito sa Katagalugan. Ilang ano pa, ilan yung pinasukan ko na elementary. Na elementary ako, grade 3. Isang buwan akong absent. Ang tamad. Pero, yun. Kahit pa paano, nakapagtapos ako na elementary. Yun nga lang, 16 years old ako nakapagtapos. At least nakapagtapos. Pero, tapos nung tumuntong ako ng high school, siguro doon ako nagbago. Yun naman, yung high school ako, yun naman nagkakargador na ako. Kargador sa gabi, aral sa umaga. Ah, ganun. Yun yung ginagawa ko nun. Mahirap siya. Pero yun nga, sabi ko, lagi nakatatak sa isip ko nun. Ano mangyayari sa akin in the future? Mahirap kami ngayon. Kailangan ba mahirap pa din kami in the future? Sabi ko, ganun. Kaya yun, talagang nagsumikap. Nakapagtapos ako ng high school. Yun. Tapos ako ng high school. Sa tulong din ng mga teacher kasi ngayon, hirap.
hirap din talaga nung time na yun. Makapagtapos, pagkatapos ko nun, nakapag-college naman ako sa tulong din ng teacher. May, kasi nung high school ako, may tumutulong sa akin teacher. Dalawang teacher yun. Minsan, binibigyan ako ng baon. Tapos, yung mga papel ko na, birth certificate, sila nag-asikaso nun. Tapos, nung nakagraduate na ako, laking pasasalamat ko sa kanila. Tapos, after kong makagraduate, hindi agad ako makapaghanap ng pang-college. Kasi nga, wala naman, walang-wala naman kami. Mangyari nun, nag-apply na ako ng trabaho. Buti na lang meron akong kaibigan na nag-offer. Yun eh, kasama ko yun sa lika, kung tawagin sa amin. Yung mga pintor naman. Yun nga pala yun. Nakapag-ano din ako, marunong din ako mag-paint. Gawa na nung high school ako. Yun, yung kasama kong yun, inaya ako sa school na mag-exam for scholar. Yun, sa awa ng Diyos nakapasa. Kaya yun, kaya ako nakapag-college. Ganun. O, diba? Diskarte. Hindi mo kailangan ng malaking pera. O, kailangan, pero hindi hadlang yung walang pera para makapagtapos. Sa akin, nakatatak na sa akin sa isip ko yung salitang diskarte. Kasi kung wala sa akin yun, wala rin. Baka isa na rin ako sa manghihingi. Mga ganun. Although di ko sinabing masama manghingi. Yun sa akin lang is mas maganda kung sa sarili natin, sa sarili nating paa, sa sarili nating kamay. Yung ating ikinabubuhay. Diba? Ganun. Ganun ang mas magandang maibigay natin sa kabataan. Matutong dumiskarte. Hindi lang sa kabataan, yung mga may mga palabi-labi din kasing matatanda. Ganun. Na pahingi. Tapos bibisyo lang. Yun dapat yung mga ganong tinuturuan nyo. Although yun, siguro yun yung nila, diskarte. Yun. Yun lang mga kapapsi. Hanggang dito lang muna. Sa susunod na lang ulit. Magbibigay ako ng mga tips ng kung paano tayo kung paano natin mahuhubog yung sarili natin or kung paano natin maiisip yung isang bagay, kung paano natin makukuha yun.